pag time deposit, ang alam ko din po dyan, pag nag-deposit ka, let's say, 50,000. So, yun na yun, pera mo. So, you can't withdraw it. Tapos, kung magdadagdag ka, panibagong set. Okay? So, ang investment natin, kailangan may control tayo. So, ibig sabihin po, you can redeem anytime. Pwede mo siyang i-transfer anytime sa ibang investment. Okay? So, yan po ang time deposit. So, Doc, ano may sasuggest mo? Alright, Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi D. Sunga from Rockstar Technologies Incorporated, IMG Rockstar Community, and Rockstar Corporate Training. Magandang araw sa lahat ng Delivers natin, OFWN, dito sa Pilipinas. Alright, so isa pang tanong kay Rockstar. Sagutin natin mula kay Ma'am May Garovillo. Sabi niya po, Doc, can you consider time deposit at 6% per annum in cooperatives as investment? Diba, ang ganda ng tanong. Time deposit. Yan. So, pag-usapan natin. Investment ba ang time deposit? Let's go. Let's go. Okay. So, bago tayo magtuloy, sa lahat mong may tanong, ha, mag-comment lang kayo sa baba. Kahit business, investment, personal life, sagutin natin yan. Let's go. Okay. So, eto yung sagot ni Doc. Ang time deposit, alam nyo ito, nauso ito ng mga 90s, mga ganun. Time deposit, no? So, madami pupunta dyan para mag-deposit ng pera kasi nga safe, tapos sa banko, tapos may kita naman. So, okay ang time deposit that time, okay? So, kasi yun na talaga yung puntahan ng mga tao. Lahat ng nakakausap ko noon, ay kasi naka-deposit ang pera ko kasi noon nangungutang po ako. Ng mga empleyado time, no? Mga ganun. Isa may inutangan ako, ay naka-time deposit, no? So, tingnan natin. Okay, unang-una, sagutin natin kung investment ba yan? So, define natin ang investment. Ang investment po ay isang paraan na kung saan ay tumutubo, kumikita ang pera mo. Basta ang pera mo, kumita. Ang tawag dyan, investment. So, kung sa time deposit, kumita ka ng 6%, yan po ay may tuturing nating investment. Okay? So, sa time deposit, so, dalawa po kasi yan. So, ang alam ko po kasing time deposit sa bank. Dito sa tanong niya, sa cooperative, sa mga kooperatiba, baka kasi may time deposit scheme na rin sila, no? But anyway, whether in bank or in any form, so yun ang ating sagot. Okay, so lahat ng investment na may income o perang pinaglagakan mo, kumita ka, investment. Okay, now ganito, ang 6% po ng kita, okay, per annum ng time deposit, ibig sabihin may kita tayo. So, investment po siya, okay? Investment ang time deposit, alright? Pero meron tayong dapat i-consider. Sa lahat ng mga may pera na naka-time deposit o kaya pinaplano mag-time deposit, ito po yung mga dapat nating i-consider sa lahat ng mga may investment sa time deposit, okay? Sa banko, sa co-op, o kung saan man, alright? So first, tingnan natin ang inflation rate, alright? Ang inflation rate natin ngayon, on average, I just checked, no, 2023, is on average 6.2%. Ibig sabihin, ang pera natin, bumababa ang capacity niya to buy things in by 6.2%. Then, ang kikitain mo lang sa time deposit is 6%. So, ibig sabihin, natalo pa ang pera natin. Kaya tingnan natin maigi. Hindi ko alam kung yan ang maximum sa time deposit. Baka may 8% or di ko po kabisado na ngayon, no? So, tingnan natin. I-check natin. So, okay ang time deposit kung mas mataas kaysa sa inflation rate. Kung mas mababa, natatalo din ang pera natin. Di ba? Okay? So, kaya tingnan natin. Anong gagawin ko, Doc? Mag-check tayo ng mga investment na merong 8%. Okay? So, marami na po akong na-discuss, di ba? Pwede tayo magpunta sa MP2. Ang MP2 is, I think, nasa 7.11%. Or, nung panahon na nagbablog ako, nung una kong matutunan ang MP2, nasa 8% po yan eh. So, tingnan natin, MP2. Doc, ano pa yung pwede nating punta investment na mas mataas? So, magpwede rin naman tayo makipag-ugnayan sa mga banko. Sabi mo, I want to invest my money. Or, pwede kang bumili ng share different companies na kumikita ng mas mataas. So, let's see, no? So, sa mga co-op, meron mga 11%, may 10%. Okay? Alright? So, second na dapat nating i-consider, bukod po sa inflation rate, is, of course, yung liquidity. Kasi pag time deposit, hindi mo po pwedeng kuhanin ng pera mo. Sometimes, ang ano po niyan, 3 years or 5 years or more. May mga ganong arrangement sa bank kung saan mo nilagay ang pera mo. So, hindi siya highly liquid. Actually, hindi siya liquid. Hindi mo siya pwedeng makuha anytime. So, yan po ang ano naman, ang tinan natin na disadvantage pag nag-time deposit ka.
Kasi kung merong mas magandang investment opportunity na pwede sanang puntahan ng pera mo, hindi mo basta-basta makukuha. Makukuha mo, pero I think parang merong bawas or whatever. Hindi ko po alam sa eksakto ang rules ng bank, no? So, kaya hanap tayo ng highly liquid, okay? Now, third. So, hanap din tayo ng weekend control. Yung kaya mong kontrolin yung investment mo. Kasi pag time deposit, ang alam ko din po dyan, pag nag-deposit ka, let's say, 50,000. So, yun na yun, pera mo. So, you can't withdraw it. Tapos kung magdadagdag ka, panibagong set. Okay? So, ang investment natin, kailangan may control tayo. So, ibig sabihin po, you can redeem anytime. Pwede mo siyang i-transfer anytime sa ibang investment. Okay? So, yan po ang time deposit. So, Doc, ano may sasuggest mo? Dito tayo sa suggestion natin. Pero bago yan, magkape muna tayo. Kape po tayo. And announcement na rin natin, sa lahat mga gusto magpa-coach kayo, Doc, may mga business kayo, or live coaching, pwede tayo online and offline. And if you want to attend our free webinars sa IMG Rockstar Community, PM lang sa personal life ni Doc para mapag-aralan natin at ang iba't ibang klase ng investment like mutual fund and Kaiser. Okay, PM lang sa personal life ni Doc. Let's go. Okay, so kaya ito yung suggestion ni Doc. Hanap tayo ng other opportunity. Kung talagang 6% lang ang may bibigay sa atin sa time deposit, hindi siya uobra, hindi tayo makakalaban sa inflation rate. Alright? So, hanap ka ng investment higher than the present inflation rate natin dito sa Pilipinas. So, i-type mo lang naman, what is the present inflation rate in the Philippines? Makikita mo na. Yun lang. Ganun lang kadali. Okay? And second, yan. So, hanap din tayo ng investment na highly liquid. Okay? So, tingnan natin. Like sabi ko nga po, ako, yung investment na mas-share ko lagi is mutual fund. So, highly liquid po yan. Anytime I can redeem. Tawagan ko lang po assistant ko, paki-redeem mo yung ganito kasi tumaas na eh. Like kung nag 75 cents yan per share, so papa-redeem ko po yan. Yan. So ano pa? Yan. And pwede rin naman tayo humanap ng mga business opportunity. O ikaw mismo, magkaroon ka ng sarili mong negosyo. Investment din po yon. Okay? So kaya advice ni Rockstar, tingnan natin interest, tapos liquidity niya, tingnan natin kung makuha natin, and explore more investment opportunity or business opportunity para mas kumita ang pera natin. Okay? Maraming salamat. And sa lahat ng mga may tanong, mag-comment na po kayo sa baba para masagot natin. Pui-pili ako everyday na masasagot natin. Maraming salamat. And please share this video sa lahat mga ibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago tumulad ang ating buhay. Thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day. Yeah. Let's go, let's go. Kape po tayo. Kape po.